Hello mga ka-Wonderham. Meron ulit tayong video na gagawin. Magsasample ulit tayo ng kung paano mag-graph ng inequality. Ito ang sasampulan natin. Sabi ni Sakura Kura, pa-help po sa ganyang given po, y plus 2x is less than 5. Yan po. So yan ang ating sasampulan. At ang method na gagawin natin ay itong sinabi ni Franz Bendo. Sabi niya, pwede po ba gamitin yung let x equal 0 at let y equal 0, yung gamitin na solution for graphing? Pwede natin gamitin yan. At yan ang ating gagawin ngayong sa video na ito. So y plus 2x is less than 5. So yan ang ating igagraph. So kailangan ka rin pa dito yung tablet. So, gaya nung nasa nakaraang video natin, ang una natin gagawin ay gawin natin itong form na y equals mx plus b. Lagi natin gagawing slope-intercept form. So, itong y plus 2x is less than 5. Lilipat natin sa kanan yung plus 2x. Magiging minus 2x na. So, wala na siya sa kaliwa. Y na lang natira sa kaliwa. Y. Tapos, less than pa rin yan. Less than. Una natin isulat yung may x na term kasi yun yung una dun sa ating pattern. So, minus 2x. Ito naman, positive 5 to. Positive 5. So, ayan. Slope-intercept form na siya. Ngayon, ang gagawin natin yung sinabi ni Franz. Pwede ba daw yung let x equal 0? So, let x equal 0. So, gawin muna natin tong equality, wag muna natin itong gawing inequality. So, gawin muna natin y equals negative 2x plus 5. So, ano lang, temporary lang to ha, pero ito talaga yung pinaka main na inequality natin. Gawin lang natin equality para tayo makapag-substitute. So, yung x, papalta natin ng 0. Y equals negative 2, x, gawin natin 0, plus 5. Y equals, so negative 2, times 0, 0, wala na yan. 5 na lang natira. So, kapag ang x pala ay 0, x ay 0, ang y mo ay 5. So, may point na tayo, 0, 5 sa x and y axis. So, paano naman kapag let y is equal to 0? So, gawin natin uling equality. Sulat lang natin. So, yung y daw, gagawin mong 0. Anong mangyayari? Negative 2x plus 5. So, yung negative 2x, lagay mo sa kaliwa. Magiging positive 2x. Magiging positive 2x equals, so wala na to dito, 5 na lang sa kanan. So, kailangan mawala yung 2 para matira yung x. Divide mo sa 2, divide mo to sa 2. So, cancel na yung 2, wala na. X na lang natira equals 5 over 2. So, kapag ang y pala ay 0, ang y mo 0, ang x mo ay 5 over 2. So, pwede naman yan gawin nating second point. Kaso, fraction din. Medyo mahirap din. Nakakalito pa rin i-graph. Gawin natin, isip pa tayo ng iba pang point na sakto yung number para mas madali siyang i-graph. Gawin natin let x equals 1. So, pwede tayong mag-let ng kahit anong value sa x or sa y. Basta, kung gusto natin makahanap ng saktong sagot kagaya nito. Kasi ito medyo mahirap itong hanapin eh. Yung fraction nyo, iba nalilito sa fraction. So, kapag ang x ay 1, ano ang magiging y? So, y equals negative 2. X, papalitan mo ng 1. Plus 5. Y equals negative 2 times 1, negative 2 plus 5. Y equals negative 2 plus 5 equals 3. So, kapag ang x mo ay 1, ang y mo ay 3. So, mas madali ito na hanapin sa x and y axis kesa dito. So, ito yung gagamitin natin point. 0, 5, 1, 3. So, ito na yung ating x and y axis. So, yung una nating point ay 0, 5. So, saan yon? So, x axis, 0 ang x,
5 ang y. Ito yun. Ito yung una nating point. 0 ang x, 5 ang y. Pangalawa nating point, 1, 3. 1 ang x, 3 ang y. Ito, 1 katapat sa x, 3 ang katapat sa y. So, may dalawa na tayong point. Pwede na nating ipag-connect. So, basta may dalawang point ka na, pwede ka nang gumawa ng graph ng linear equation or linear inequality. Kaso mali pala tong ano ko. Wait lang, drawin ko muna. Kamali na naman ako. Dapat pala ang line mo, so balik ka dito sa iyong original, yung inequality. Y is less than negative 2x plus 5. Dahil less than lang yan, walang equal, dapat dash line pala yung ano mo. Mali pala ako. Hindi solid line. Yung putol-putol na line kapag less than lang. Kapag less than or equal, solid line. Kapag less than lang, dash line. Ganito, dash line. Putol-putol. So ngayon naman, balik tayo uli dito. Y is less than. Kapag y is less than, ang shade na gagawin mo ay sa baba ng linya. Y is less than. So ito yung linya, shadean mo sa baba nito. Shadean mo sa baba nito. Baba, lahat ng nasa baba ng linya, yan, shadean mo yan. Y is less than sa baba. Y is greater than sa taas. So, ganyan ang magiging itsura ng iyong graph. Nasa baba ng line yung shade. So, dash line to. Nasa baba yung shade. Ayan ang itsura ng graph ng y plus 2x is less than 5. Sana may natutunan kayo, at kung may natutunan kayo, please like, share, and subscribe. Diba, Ate Ham? Bye-bye! Bye-bye!